talagang wala talaga sa record dahil hindi nga natuloy. Itong nasa litrato, si ano, no, politician Bongbong Marcos. Sir, ano pong masasabi niyo sa hearing ngayon, sir, na nangyari ngayong hapon? I love you, sir. Huwag maingay. Mabuhay pa. Nakaka-doktor at yung itong si Andres Picoy, sa halip na magsabi ng totoo, kung sino yung mga nasa likod niya, ay talagang nagpakita na talagang ano, no? Parang kinikengwin niya yung institution. Pero, yung pinapakita niya na yun, eh, hindi talaga tayo naniniwala. Gawa na yung kanyang mga binitiwang pananilita, eh talagang yun ay sa puso ko talagang tumanim yun, no? Lalo na yung banta na ako ay papatayin, mapapatay, itong administrasyong Marcos. Kaya hindi ako naniniwala na ito ay gawa-gawa lang sapagkat yung kanyang pananalita ay talagang napaka-spontaneous. Inuin mo, no? At hindi lang po yun, ano? Yung naging conversation niya sa aking kaibigan dahil nung pinapalo up niya, Picoy, yung aking kaibigan na si Robin Enriquez, ay tinatanong kung meron na akong desisyon patungkol doon sa pananahimik ko. Nagbiro pa nga ako, sabi kasi sa akin, kung ano raw ang gusto ko, ibibigay naman. Kaya nagbiro ako na kung gusto nyo, di loto. Sabi kong ganun. At yun naman, ang tugon sa akin na, sige, paparating. Paparating daw. At yun daw ang inaantay itong si Bang, yung isang lam, ano? Na, ano, pero tinawi ko rin agad yun at sabi ko, hindi, sabi ko at naumpisahan ko na ito na mag-testify dito sa ano na ito, no, sa Senate. Sir, follow-up question na, sir. Ano pong masasabi niyo, sir, na nagtuon po sa paninira po sa pagkatao po niyo ito pong investigasyon instead na malaman ang katotohanan? Alam niyo, yung ano, no, matalino naman ang taong bayan, ano? Yes. At malinaw naman yung mensahe na talagang dinadivert lang yung issue. At yung makikita niyo naman, ano, palay irrelevant naman yung mga sinasabi doon sa issue. Kaya wala, talagang ano pa rin, ano? Kaya doon pa rin sa ano, no, sa nangyari, no, kagaya yung pagsasabi ng PDEA na wala daw ni umano doon sa record, talagang wala talaga sa record dahil hindi nga natuloy. Pinigilan. Kaya ito sa akin lang, ano, nakapako lamang yung aking personal na kaalaman doon sa sinabi ng confidential informant. Ito yung pagpapakita niya ng limang litrato na itong nasa litrato si ano, no, politician Bongbong Marcos na sumisinghot ng white powdery substance. Sir, ano pong masasabi niyo na sinabi po ni Senator Jenggoy na imagination niya lang po yun? Ay, nasa kanya yun. Eh, nasa paniniwala niya. Gagala po na lang yung Jonathan, Sayang tanong ko. Thank you. Sir, saan ang dahilan na kagaling? Katatapos ng interview ni Supervisor Jonathan Morales. Talaga tayo lang dahil natin. Napakarami ang nandito kasama mga media at syempre ang mga vloggers. So, yun. Yan, nasa loob na po siya ulit. Dito po tayo sa harap ng Senate ngayon, mga kabayan. At nagpa-unlock na ng interview dito sa labas si Sir Jonathan Morales. So, mabilisan lang, no? Yes! Mabuhay! Yes!
Diyo nga mo. Uy, sige pa, isa pa! Isa pa na rin ako! Pag-isang kami! So, ayan. Pinapasok agad siya. A few moments later. Kali, nagigigil nung nag-hearing dito, nagigigil na ako kasi sinabon niya ng sinabon si Jonathan Morales. Si Jonathan Morales, yung gusto niya, ma-reveal lang yung totoo. Okay, hindi naman siya talaga dito yung ano, yung pinaka-target eh. Kumbaga siya yung nakapirma, kaya siya lumabas. Kasi lumabas yung papel ho na yan. Ngayon, ito naman si Senator Jinggoy, sinabon ng sinabon itong si Jonathan Morales na kaso ganito. Dapat di ka paniwalaan kasi marami kang kaso eh. Pero totoo nga naman yon. Sa bawat salita po ni Senator Jinggoy, actually yung salita niya umi-impact sa kanya eh. Bakit ka nag-iimbestiga ngayon dyan sa Senado na dapat pala hindi ka paniniwalaan kasi convicted ka eh. May kaso ka eh. Diba yung kay Jonathan Morales na isampa, tama yung sinabi ni Brother Travelers, na hanggat hindi ka nakatulan ng korte, manatili hindi kang inosente. So, ngayon mga kaibigan, bawat salita ko po ni Senador Gingo Estrada, ni Senador, parang yung sinasabi niya, tumatama sa kanya. Diba? Kaya kung yun pala yung stand mo, Senador, na kumbaga, kapag ka ikaw ay may kaso o ikaw ay akusado o di kaya natulan, dapat, hindi ka pala, wala ka dyan sa Senado. Kasi kumbaga, walang dapat yung tao hindi maniniwala sa iyo. Hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi ko alam kung nag-aaral pa siya bago siya na umarap dun sa hearing. Hindi ko alam kung anong purpose niya. Siguro yung purpose niya para lang talaga sirain itong si Jonathan Morales. Nakakalungkot, no? Sabi ko nga, ito guys, and makikita natin, hindi ko rin alam kung saan talagang kahantungan ito. Pero nagbigay na rin po ng salita si Kong Marcolita. Si Kong Marcolita, sulit dyan. Diba? Sulit yan. Talagang simula pa noong panahon ni former President Rodrigo Duterte, umistan talaga sa tama yan. Tama din naman yung sinabi na yan, parehas din ang sinabi ko namin. Kasi madali lang naman intindihin yan na sinabi po ni Kong Marcolita, bakit ka nandyan? Bakit ka paniniwalaan ng tao kung yung sinasabi mo na si Jonathan Morales ay hindi dapat paniniwalaan dahil may kaso? So bakit ka nandyan? Ba't ka nag-iimbestiga? Diba? Eh kasi nandun ka, convicted ka, hindi ka lang may kaso. Kundi nahatulan ka na. So yun lang po, mga kaibigan. Kaya ito si Kong Marcolita Davis yan. Talagang pag sinabi niyang nag-i-stand talaga sa tama yan. Hintayin natin kasi maya-maya darating na. Konfirmado na po na darating na yung grupo ng mga natin, mga kaibigan natin.